Panginoon naming Diyos, patuloy po kaming lumalapit, nagpapasalamat sa kabutihan niyo sa amin, sa walang hanggang pag-iingat, sa pagtangkilik niyo sa amin, sa pagtugon sa aming mga dalangin, at maging sa pagtanggin niyo sa mga bagay na hinihingi naming hindi makakabuti sa amin. Salamat, Panginoon, kayo ganun na lang ang malasakit, na marunong din kayong tumanggi sa hinihiling na iyong mga anak kung alam niyo ito ay hindi makabubuti o hindi pa tama ang panahon. Inilalagak namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga puso. Kayo po ang isang magpalat sa amin. Nawa, Panginoon, sa aming pananahimik, pakikinig sa iyong tinig, hindi lang namin kayo marinig, kundi masunod din. Kayo nga po ang magbigay ng kapayapaan sa bawat isa, na ang aming mga puso ay magkaroon ng katahimikan upang marinig namin ang iyong tinig. Natigilan namin pakinggan ang aming mga sarili, mga tinig, ang aming mga hinihingi, hinihiling, mga reklamo sa buhay, kundi kami manahimik at makinig sa inyo. We ask the Holy Spirit to lead us, to open our eyes and ears, to give us eyes that see what must be seen, and ears that must hear what must be heard. We ask you, enable us to understand the mysteries of the Word of God. Ama naming Diyos, kayo lang po ang kinikilala naming tunay na speaker. So be our speaker today, O God. Use your servant, but glorify only yourself. And may we hear nothing but your voice. No one else's but yours alone. At nawa, Panginoon, kayo po'y malugod, dumalo yung pagpapala mula sa inyong puso patungo sa amin. At kami naman maging pagpapala sa inyong pangalan, at sa mga taong nakapaligid sa amin. We rebuke you, evil one, and we reject and rebuke any work of evil, any falsehood, any lies, and we welcome only your liberating truth, O Father. Speak to your people. We are the sheep of your pasture. We are your flock. We are your church. Lead us. Speak to us. Feed us. We seek you confidently in Jesus' beautiful and mighty name. Blessedness according to the New Testament. Meron po tayong pitong paraan ng mapapanatayan ng Diyos sa pag-uusapan ngayon. Isa dito, what does it mean to be blessed? First, to be blessed is to believe in God's Word. Believing in God's Word is blessedness. Luke 1:45, blessed is she who has believed what the Lord has said to her will be accomplished. This is in reference, of course, to the Virgin Mary, na sinasabi dito, pinagpala siya na naniwala na ang sinabi ng Diyos sa kanya ay matutupad nga. So Mary was called blessed precisely because of this, because she believed. Sabi niya, paano naman po ako magdadalang tao? Ayaw ko isang dalaga, paano mangyayari yan? Ayaw ko may walang relasyon na physical, kahit kaninong lalaki. Subalit, sabi ng anghel kasi, sabi ng Diyos, ito'y matutupad. Kaya sabi niya, bayaan niya pong matupad. So let it happen to your handmaiden. Mary was called blessed precisely because she believed. Why? Because believing opens the door to the accomplishment of God's will. Pag naniwala tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos, bumubukas yung pinto para matupad yung sinasabi niya. Pero kahit sinasabi niya yon, kung di natin paniniwalaan, napakalaki ng pagkakataon na hindi yon mangyayari. Ibigin naman ng Diyos mangyari, kung hindi naman natin gustong mangyari sa ating buhay, hindi natin pinaniniwalaan, wala pa rin mangyayari. Kailangan ang pananampalataya. So blessed are they that believe in God's Word. Because there are many people who have a lot of belief, who have a lot of faith, but they believe in wrong objects. They believe in the words of men and women. They believe in the words of cult leaders. They believe in the words even of evil spirits spoken through human beings. They believe in words of their visions and their fantasies. But to believe in God's Word. So there are two objects here that are important. First is to believe, and then the object of that belief. Maniniwala ka, tapos sino yung pinaniniwalaan? Maraming mapaniwalain, subalit naliligaw sapagkat ang pinaniniwalaan ay hindi naman ang salita ng Diyos. Marami naman na nandiyan yung salita ng Diyos, pero hindi nila pinaniniwalaan, kaya wala rin mangyayari. Another blessedness is hearing and obeying God's Word. Luke 11:28, he replied, blessed rather are those who hear the Word of God and obey it. There was one particular woman who shouted from the crowd, sabi niya kay Jesus, blessed are the
breast that you sucked and the womb that bore thee. Referring again to the Virgin Mary. Sabi, pinagpala ang dibdib na iyong sinusuhan at ang sinapupunan na nagluwal sa iyo. At sumagot si Jesus, ang pinagpala ay yung mga nakakarinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Sapagkat nung paman ang mga tao, marami na silang mga ginagawa ng mga fantasies about Mary and her status of blessedness. Of course, she was blessed, no doubt, and all generations will call her blessed. But the Lord fine-tuned the meaning of blessedness. Sabi niya, ang pinagpala ay yung mga nakaririnig at sumusunod sa salita ng Diyos. Blessedness comes to those who obey what they hear from God's Word. Many people hear God's Word, but sad, many people don't get to hear. Sadder still, there are people who get to hear, but stop at hearing and do not proceed to obeying. Why is it blessedness to obey? Because blessedness or obedience uncovers God's plans. Blessedness uncovers God's surprises or obedience. Pag sumunod ka sa Diyos, nalalaman mo, totoo pala. Parang instructions sa mga recipe, parang instructions sa mga manual ng mga electronics, when you obey the instructions, you realize that yeah, the instructions are right. And the whole thing works because you followed the instruction. So pag sinusunod natin yon, doon pa lamang natutupad yung mga gusto mangyari ng Diyos. Kaya yung mga iba, sabi nila, alam, sawan-sawa na ako sa Christianity, pupunta na ako sa ibang religion. Kaya marami, especially sa Western Hemisphere, going back to religiosity, but mga Eastern spirituality na galing sa mga, of course, even Christianity is Eastern and Judaism, but what we mean are other Eastern religions, nagiging very appealing ngayon to many people because they have not actually tasted and experienced Christianity that works. Because probably they have only heard but not obeyed. Kaya nagkakaroon sila ng disillusions about Christianity. They say, wala na, it has lost its saltiness, hindi na siya effective, hindi na siya tama. Pero hindi pa nila talaga nasusubukan. Para bang kumisan ay sinusunod mo yung isang manual, mali-mali ang pagsunod mo, hindi mo mapatrabaho yung isang gamit, isang electronic, isang equipment, at nailis ka na, ibinato mo na. Kasi lang, hindi ka marunong sumunod ng instruction. Obedience puts the believer on the course that Jesus took. Obedience puts the believer on the path that Jesus passed. Mahirap ang dinaanan ni Lord, pero yon ang blessed path. At nakikita lang natin yon pang sumusunod na rin tayo sa Kanya. Kaya nga sabi niya, take up your cross daily and follow me. Sumunod. Knowing is one step towards becoming, but obedience is the step that completes it. Kaya kailangan po, hear and obey. Gano'ng karaming tao ang pagka mga Sunday mornings or Wednesday nights or whatever day na may mga worship, sila'y nabe-bless. Because to hear God's Word is to be blessed. And then, to obey what we hear is to be blessed even more. So nakakata, dalawa na po tayo, hearing and obeying God's Word. There's another blessedness that the New Testament focuses on, and that is being forgiven. Romans 4, 7 and 8. Blessed are they whose transgressions are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the man whose sin the Lord will never count against him. Isang pagpapala daw. Ang pinagpapala ay yung mga pinapatawad ng Diyos. Yung mga nakakaranas ng pagpatawad ng Diyos. Hindi yung sinisikap nila na mabili ang kapatawaran ng Diyos sa pamamagitan ng suhol ng mga merits. Sabi na, kaya ako gumagawa ng mabuti para mapatawad naman ako. Kaya ako gumagawa ng ganito, kaya ako nagtitika, kaya ako nagiging religyoso para mapatawad naman ako. Hindi yun ang makakatanggap ng blessedness. Blessedness is received by those who repent. And yet, God in His graciousness has this unexplainable, unfathomable capacity to forgive. Kaya ang mga talagang pinagpapala ay hindi lang yung nagbabayad ng utang, kundi yung pinatatawad na lang ang sinasabing, sige, huwag mo nang bayaran. At ganun po tayo mga Kristiyano, nung tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at Tagapagligtas, hindi na tayo magbabayad dun sa impyerno ng ating mga kasalanan sapagkat binayaran na ni Jesus. Kaya siya ay ating tagapagligtas. Kaya napaka-importante po isipin natin,
Lord, you are really great. Alam niyo po, dalawang flavors ng religion sa buong mundo, sa buong history. There are probably, I always like to dichotomize two types of religions. One, of course, one type is people are the savior of themselves, so they try to earn merits to be saved. And the other is biblical Christianity, where salvation is received free through faith in Jesus. Therefore, Jesus is the savior and not the persons. There's another dichotomy ng mga relihiyon. Isa po dyan, religion number one, ang Diyos nila ay laging galit at laging binibigyan ng offering, laging inaalo-alo, inaamu-amo, you try to appease God who is angry, who is always constantly seeking sacrifices. And there's another religion, number two, and this is Christianity, where God Himself ang siyang nag-offer. Jesus offered Himself for redemption of the believers. Sa kinakakita ng pananampalataya na yung Diyos mismo ang gumagawa ng offering. At ang in-offer pa niya, hindi pera, hindi anything, sarili niya. God offered Himself for the redemption, for the salvation, for the well-being of those who believe or will believe in Him and have believed in Him. Kaya nakikita po natin, ibang-iba talaga ang Christianity. And we are not patronizing ourselves dahil lamang tayo Christians. Try to analyze, even from a very philosophical point of view, all other religions, the people are the ones paying for their way and ticket to paradise or comfort or salvation. But Christianity is different because God Himself became a human being and paid with His own blood and with His own life for the redemption, for the salvation, para sa kaginhawahan, kaligtasan ng mga mananampalataya. Ibang-iba. And that is blessedness. People who try to earn merits, people who try to earn religious points by sacrificing, by doing all kinds of self-inflicted pain, they only wear themselves out and they may even incur God's wrath. Marami po mga sakripisyo, walang nangyayari, walang katuturan. Hebrews 10:11, referring of course to this perfunctory mechanical sacrifices in the temple. Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices which can never take away sins. So ang nabibless, ang napagpapala ay hindi yung sacrifice ng sacrifice. Although of course, godliness entails unique sacrifices. But these are sacrifices because you are already blessed. These are sacrifices you do because you already are a child of God. Not so that you may be blessed or that not so that you may become a child of God. Resulta na yon yung ating pagsasakripisyo dahil lang tumatanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. Kaya tayo nagsasakripisyo. Pero hindi hihiwain mo ang iyong sarili, susugatan mo ang iyong laman, wala namang mapapala ang Diyos doon. Pero yung paglilingkod natin, pagtitiis, pagpapakabanal, these are sacrifices that matter. They count. But sacrifices that are done hoping to earn points and merits in eternity, those people who do it only will wear themselves out. So who is blessed? Those who receive mercy, those who receive grace and forgiveness. Blessedness comes not to those who try to pay, but to those who are forgiven by grace. Napaka-importante. Masarap po sanang ituro sa church, yung blessedness is something that you earn. Salvation is something you earn through your good works. Masarap po sanang ituro yan kasi pag tinuturoan niyo ang mga tao niyan, palasakripisyo, matulungin, palabigay. Pero hindi yan ang totoo. Napakadaling i-exploit ang mga tao. It is so easy to exploit people. It is so easy to exploit believers. You just have to condition them to think that all the merits they can ever receive from God have to be paid for. By sacrifice, by giving, by this and by that. And you've got a lot of people giving their time, talent, and treasure. But that is not the truth. We give because of our gratitude to God and because of our love, not to earn merits. We give not to become saved, but because we already are. We give not to become Christians, but because we already are. Magkaibang magkaiba yung attitude nun.
Pero ang mga tao, kadalasan gusto yung tinatakot mo. O sige, pag hindi ka nag-donate, matatanggal ang salvation mo. O pagka hindi ka nag-serve, o sige, pupunta ka uli sa hell. O sige, pagka hindi mo ito ginawa, mawawala ang blessing sa iyo ng Diyos. Yan ang gusto ng maraming tao. Kaya ang mga kulto, boom na boom. Kasi maraming tao po, nakakapagtaka, gusto, inuuto sila. Utuin mo nang utuin yung mga tao, paggawin mo ng mga nakakatawang bagay, tanggalan mo ng self-respect, at susunod-sunod sa'yo. Turuan mo ng katotohanan at inaantok. Turuan mo ng liberty and grace at inaabuso. Kaya po nagtataka ba kayo? Ang mga kulto, ang bilis dumami. Ang mga kulto, pagka nagpapagawa ng mga bahay dalangin na nila, mga religious edifices and buildings, ang bilis-bilis matapos, ang gaganda. Paano ang mga tao laging natatakot na matanggalan ang salvation pag hindi sila nagbigay? At sila na may tinatakot lagi. Kaya bigay ng bigay. Kumisa nga, pag may project tayo, sinasabi ko sa mga elders, magturo na lang kaya tayong nawawala ang salvation pag hindi nag-donate ang mga tao. Pag hindi nagpe-pledge, at pag hindi tinutupad ang pledge, at pagkatapos, pag natapos na yung project, sabi natin, joke only. Topo-topo, tapos na ang project. Kasi ang mga tao, sobrang kampante sa kanilang salvation, sobrang kalpante. Samantalang yun nga nakakatiyak ng salvation nila, yung nakakatiyak ng kabutihan ng Diyos, at nakakatanggap nun, yun ang lalong dapat mas matapat. Yun ang dapat tinatanawa ng utang na loob, yung kabutihan ng Diyos. Subalit, naaabuso, nababaligtad ng iba. May kausap pa nga ako kahapon, sabi, alam mo, hindi na ako nagsasentot. Kahit naman anong mangyari, save na ako Okay na lang yun. Aba, nabaligtad. Samantalang dapat lalo kang mag-serve dahil alam mong secure ka. And out of that sense of security, you become grateful. That is what counts. What other way is it to be blessed? Living in righteousness. Romans 14:22. Blessed is the man who does not condemn himself by what he approves. Gusto ko pang namnamin niyo yung verse na yan. Pinagpala ang tao na hindi hinuhusgahan at winawasak ang kanyang sarili sa mga bagay na kanyang pinapayagan. It's very, very profound. We must clearly draw the line between right and wrong. So according to this verse, it is implied that there are people who destroy themselves by what they approve. Pagka alam mo na may mga kaibigan ka na nabubuhay sa kasalanan, tapos sabi mo, okay lang yan. You're actually condemning yourself. Pagka alam mo may nagnanakaw, tapos sabi mo, hindi ba yung maganda naman ang layunin mo You are condemning yourself. Pag may gumagawa ng mali, okay lang bang sumamba ako dito sa mga puno ng bayabas? Okay lang yan. Ganyan talaga, kanya-kanya lang yan You are condemning yourself. Pag tayo ay nag-a-approve ng mga bagay that God disapproves, we condemn and judge ourselves. Kasi gusto natin ganyan parang lalabas tayong, okay naman yan, broad-minded yan Yung kasi matalino, maunawain, siya ay cool. Yun ang gusto natin mga taong cool. Kadalasan ibig sabihin ng cool, okay lang sa'yo kahit patungo sa impyerno ang lahat ng tao, cool ka. Hindi cool yun, that's very hot. Patungo kang impyerno, paano ka naging cool? Pero ang mga tao, kasi gusto nila yung mga okay lang yan, sige lang, naiintindihan kita. Hindi sapat yun. Don't condemn yourself by what you approve. Tiyakin ninyo na ang ina-approve nyo mga kapatid, yung ina-approve talaga ng Diyos. At yung disapprove ng Diyos, dapat disapprove natin yon. Wala naman tayong sariling standard. Tayo sumusunod lang sa Diyos. Tayo ay nakikinig lang sa Diyos. At ang Diyos lamang naman ang talagang dapat nating sundin. Pag sinabi niyang no, no tayo. Pag sinabi niyang yes, yes tayo. Pag maybe ang Diyos, maybe din tayo. Kadalasan naman, hindi ganun ka-clear yung stand Clearer pa yung tao kaysa doon sa scripture. Mga gray area, meron talaga So, you don't say less than what God says, but you don't say more than what He says. Stick to scripture. When scripture is hanging on this subject, you remain hanging. Don't put a period on it because chances are you will make a mistake. Yung iba naman, overzealous, mas mahigpit pa sa Diyos. Yung iba naman, mas maluwag pa kaysa sa Diyos. Kung ano lang yung standard ng Diyos, dapat yun ang standard natin. Do not try to be politically correct, but morally wrong. Kadalasan kasi ngayon, people are obsessed with being politically correct. Never mind if it's morally wrong.
Wrong is wrong, right is right, no matter what time or place. And we should make a clear stand. Another blessedness, of course, is persevering in godliness. James 1:12, blessed is the man who perseveres under trial, because when he has stood the test, he will receive the crown of life that God has promised to those who love him. Huwag po natin kakalimutan yon, that we persevere under trial. Dumarating yung mga trial, hindi para tayo ilugmo, kundi para tayo ibangon. Trials can make and trials can break. The same heat that melts the wax hardens the clay. Kaya kung may oven, lagyan nyo ng kandila, tapos lagyan nyo ng palayok na hilaw pa o pandesal na hilaw pa, yung minasa pa lang, habang natutunaw yung kandila, tumitigas naman yung pandesal o tumitigas yung palayok. The same heat can actually do opposite things to different objects. So, yung trial, the same trial, can make a person or can break a person. So do not permit trials to break you because they can also make you. By God's grace, and when we stick to godly principles, and we are willing to go through pain and draw from God's grace, when it is there, trials can even make us better persons. So sabihin nyo nga sa inyong katabi with feelings, do not be a quitter. Iba kasi konting trial lang eh, ayaw na. Pag nahirapan, ayaw na. Nalaman na ganito pala yung napangasawa, ayawan na. Ano yan, piko? Ayawan na. Pagka mayroong ministry na hirapan, ayaw na. Pag may trabaho na hirapan, puro ayaw na. Yung mga nag-aaral, nahihirapan lang, ayaw na. Dadalawang linggo pa lang, magdadrop na. Quitters. Hindi dapat ganon. Pag may mahirap, at alam nyo, at the end of that path is blessedness, improvement of our personality, improvement of our spirituality, then go through it. God promised the strength. Nagtataka yung mga iba, nagtataka ako dahil ang mga tao hingi ng lakas sa Diyos, Lord, bigyan niyo po akong strength. Pero sabi nila, ano ba? Di ba binigay ko na yung matagal na? Hingi ka ng hingi, nandiyan naman, gamitin na. Lord, give me this, give me that. Ang tagal-tagal nang ibinigay ng Diyos. Matagal nang ibinigay yung equipping, yung blessing, nandiyan, available. So, use it. Another blessedness is giving to the needy. Acts 20:35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak. Remembering the words of the Lord Jesus Himself, it is more blessed to give than to receive. When one opens the door, the outward door to give to others, an inward door opens to receive blessings from God. The shortest way to be blessed is to be a blessing first to others. Pag binubuksan natin ang pintong papalabas, ang grasya patungo sa iba, may isang pinto na bumubukas papasok na pumapasok ang grasya mula sa Diyos. Alam niyo yung mga taong hindi nagbubukas ng pinto dahil baka may lumabas patungo sa iba, yung pinto rin nila na pasukan ng grasya, hindi rin nagbubukas. Kaya hindi nakakapagtaka na inaamag na, lumang-luma na yung mga old blessings, wala pang bago. Your hands must always pass on to others the blessings that are in your hands so that your hands will be free enough to receive fresh blessings. Kaya naman walang dumadating na bago, eh hawak natin, yakap-yakap natin yung mga lumang-luma ng mga pagpapala. Bitawan nyo yan para magkaroon tayo ng kamay na pwede na namang tumanggap ng bago. Napakahalaga po, central to Christian ethics, yung pagtulong sa mga kawawa. Helping the needy, the poor. Or when you say, I'm poor, then helping the poorer. Kasi marami ang excuse, eh, kasi ako'y poor, eh, plus may poorer pa sa'yo. There's always the greater and the lesser person. Kaya hindi tayo pwedeng maubusan ng tutulungan. Kung meron po tayong natatanggap na pagpapala, mga kapatid, huwag niyong isipin inyo lang yon. Dapat mayroong portion ng pagpapala na natatanggap natin, ibinibigay natin sa iba. Kaya maliit, kaya malaki yung pagpapala. Work by percentage. When you say, okay Lord, whatever blessings I receive from you, I will give what? 10, 15, 20% to persons who are more needy than I am. Hindi ko sasabihin sa akin nga kulang pa eh, kasi kahit katabunan ng isang truck na pera, kulang pa rin yun eh. Wala namang taong kasya ang pera eh.
Lagi ang kulang. Ang pagbibigay sinusukat hindi sa ating kasobrahan, kundi sa ating kakulangan, nakakapagbigay ka pa. Yun ang Kristiyano. And think of people. We're surrounded. Kumisan, mga sarili magkakapatid, yung kapatid mo ang hirap-hirap kasi ikaw lang yung meron. Yung anak mo, ang ganda-ganda ng itsura, tapos yung mga pinsan, mga mukhang yagit. Para kapintasan mo rin yun kasi pamangkin mo rin yun eh. Di po ba? Kung ang ayos-ayos ang itsura ng mga anak mo, tapos yung mga pamangkin mo, mga mukhang hinugot sa kunsan, actually, kapintasan mo rin yun. Mapipita sa kapangalan ng iba. Ano ba naman ito? Yung anak niya, sobrang naalala, tapos yung mga pamangkin at mga kung ano-ano, hindi na. So, kitang-kita mo pa yung difference lalo na. Dapat tinutulungan din natin yon. Ang pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi lang yan para sa atin. Tayo ay mga custodians, distribution centers, tagabigay din. And the moment you stop this flow of blessings from God to you, then through you to other people, the incoming blessings may altogether be stopped. Pero siyempre, uli na naman, hindi tayo nagbibigay para lang bigyan tayo uli ng Diyos. Nagbibigay tayo sa iba dahil tumatanaw tayo sa Diyos sa utang na loob at ang Diyos na nagmamahal sa atin ay nagmamahal din sa ibang tao. At dahil mahal niya rin yon, mahalin din natin. Napakahalaga na blessedness. We keep only what we give away. And finally, number 7, ano pa po ba ang isang blessing from the New Testament? Reading prophecy, meaning reading the Revelations. Revelations 1:3, blessed is the man, the one who reads the words of this prophecy. And blessed are those who hear it and take to heart what is written in it. Ang hirap maintindihan yung Revelation, hindi siya madaling basahin, pero malinaw ang sinabi ng anghel, pinagpapala ang mga nagbabasa, umuunawa, at sumiseryoso sa laman ng aklat na ito. And when people study prophecy, when they study the Revelations, guided by the Holy Spirit, and by the other books of the Bible, and by historical reading and guidance of the church, then you get to know the general framework of how things will become. Then you don't get seduced by all of these exotic ideas of end time prophets. Tatandaan nyo lang yung mga simpleng mga guidance na sinabi ni Lord ang kanyang second coming. Walang nakakaalam ng petsa, ng araw, darating na lang. So alam nyo agad, pag merong naglagay ng petsa, may nag-assign ng date o schedule, fake yun. Huwag na kayong masyadong malito, hindi nyo na kailangan maging matalino, hindi nyo na kailangan maging theologian. Si Jesus, sabi niya, no one knows. Not even the angels, not even the Son, no one knows. So when there's somebody who knows, that somebody is a fake. Even if he could raise the dead to life, or can make the lame walk or the blind see, do not be seduced, because that is a direct contradiction to what Jesus said, that no one knows. That the second coming will come like a thief in the night. So when somebody assigns a schedule, a date, a year, a month, a day, an hour, immediately you know, hindi ito totoo, huwag. Pag kami nagsabi ng oras, araw, buwan, kung kailan babalik si Jesus, huwag kayong malito. Sinabi ni Jesus, walang nakakaalam. Pagka meron ng mga ipinagpe-pray na gumaling nga, pagka meron mga konting hula-hulang natupad, pag magaling magsalita at magaling magganito at magganon, paniniwalaan na nila lahat ang turo, hindi na chine-check yung Bible. Pag wala na sa Bible ang sinasabi, huwag na kayong maniniwala. Tao mga kawawa. People are in such a pitiful state, so hopeless and so ignorant that they would embrace any kind of teaching. Kaya kailangan pinag-aaralan ng salita ng Diyos. So paano po ang ating mga blessedness sa New Testament? Definitely, mas marami pa. But, blessedness, according to the New Testament, is believing in God's Word, hearing and obeying God's Word, being forgiven, living in righteousness, persevering in godliness, giving to the needy, and reading prophecy and understanding it, and not being seduced by unbiblical teachings
and teachers. Brothers and sisters, let us seek real blessings, not just cheap thrills, not just superficial well-being, not just temporary comforts. Sabi ng Colossians 3, 1 and 2. Since then you have been graced with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Heavenly Father, salamat po at maraming mga blessings na available to your people. Salamat po, Panginoon, at bagamat mas marami pa na klase ng blessedness sa New Testament, maaari naming tingnan ang pito. Sukatin ang aming sarili at makita namin, Lord, kung saan kami kulang, kung saan kami tama, at kung saan kami maaaring sumusobra. Panginoon, nawa, ang pag-aaral na ito maging isang magandang paraan para namin makita kung kami po ay blessed. Marami po sa amin may tendency na magreklamo, isipin na nalimutan nyo kami, isipin na kami ikinakapos, kami kulang. Subalit sa pitong ito, maaalala namin kung gaano kami pinagpala. Na kung kami nakakarinig na yung salita, yun ay pagpapala na. Na kung kami naniniwala at sumusunod, lalo namang pagpapala na yun. Kahit na nga po ang pangsunod, kuminsan ay mahirap, kuminsan temporarily disadvantageous sa amin, kuminsan ang pagsunod, nagmumukhang nadehado kami, pero tama kayo, lagi kayong tama, na ang sumusunod sa inyo, blessed. Kaya Panginoon, lalo nawa naming maalala, na tuwing sumusunod kami sa inyo, kahit walang immediate benefits, walang immediate visible benefits, maniwala pa rin kami na kami pinagpapala. At Panginoon, sa mga larangan na kami magkukulang, patuloy niyo po kami, Panginoong, paalalahanan at patawarin. At nawa, Panginoon, ito'y magpunan sa pamamagitan ng aming pananalamin sa oras na ito at nakita namin ang aming mga kalagayan. Mga kapatid, sa ilang saglit ng katahimikan, tayo po'y manalangin. Let us pray individually to God silently. And thank Him for the areas where we are blessed.